Thank you.
ng marami sa iyo. Hangalang sa pagkakataon na muli ipinagkaloob mo po sa amin. Natitipon kami sa mga sandaling ito sa pamamagitan po ng makabagong teknolohiya na kahit magkakalangit, magkakaiba ng dako sa iisang tinig, sa iisang diwa at damdamin, sa iisang espiritu at banal na layon, naglilingkod kami sa iyo, Ama. Sinasamba ang banal mo pong pangalan. Salamat po ng marami. Kahit hindi kami makapasok sa gusaling sambahan, nananalig kami, Ama. Ikaw ang unang nakauunawa ng aming abang kalagay. Nakikita mo ang pagsisikap namin na patuloy namin maitaguyod ang ganitong pananagutan na ikaw ay aming sambahin. Purihin at dakilain ang iyong pangalan sapagkat ito ang aming pananagutan. Sa may lalang sa amin habang kami ay nabubuhay. Kaya bilang mga tunay na mga lingkod mo na naninindigan sa katwiran, hindi namin kailanman papapabayaan ganitong paglilingkod sa iyo sapagkat maliwanag na maliwanag sa aming mga puso ang ibubunga nito sa amin kung hindi namin tutuparin. At ang mabuti namang idudulot sa amin kung patuloy namin maitaguyod ito kahit ano ang mangyari sa aming buhay. Kaya Ama, kahit ganito ang aming kalagayan, patuloy naming tinutupad ang napahalagang tungkulin ito sapagkat ang hangad namin, Ama, mamalagi ka sa buhay namin sapagkat sa ganitong kaparaanan lamang makatitiyak kaming makararating sa piling. Kaya salamat at marami. Hindi mo kami pinababayaan. Buhay at lakas na mamalagi sa mga lingkod mo. Higit sa lahat ang katatagan ng pananalig ng matibay na pag-asa at pagtitiwala sa mga pangako mo sa amin. Ang katunayan nga nito, Ama, narito kaming magkakapatid, nagpupuri sa iyo, lumulwalhati sa iyong banal na pag-asa. Tanggapin mo sana ang iyong mga anak. Tanggapin mo ang aming mga kaluluwa. Na nagpupuri at lumulwalhati sa iyo kaya ng aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng mga salita mo na ituturo sa amin ngayon. Gawin mong sabi ang aming mga puso. Magayak na lubos ang aming buong pagkatanggapin namin ang iyong mga aral. Kalakip ang matibay na pananalig. Kibasbasan mong aming kapatid na ministro magugula sa amin. Pagspusin mo ng kapangyarihan. Alang-alang po sa amin. Kasa pamamagitan niya. Upang lubos na makinabang ang aming mga kaluluwa. Panginoong Jesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Lalo na sa ganito naming mga pagtitipon. Lagal na Espiritu, saan man dako naroroon ng mga lingkod, bawat isa muling salina ng lakas na kailangan ng bawat isa. Maasa po kami, Ama, narinig mong aming mga panalangin. Sa buong panahon ng pagtitipo namin, mamamalagi kang kasama ng iyong mga lingkod. Magalang po naming hinihiling ang lahat
Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Mga mahal na kapatid, alam natin na bunga po ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Tulad po ng kaisahan, napakabuti, napakaligaya ng mga magkapatid na magsitahan sa pagkakaisa ayon sa awit 133:1 at ayon sa Juan 13:34-35 na kapag tayo nag-ibigan bilang magkakapatid ay tunay na alagad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, bakit kaya minsan may mga ilan na hindi nakatutugon sa mga ganitong mga utos ng Diyos? Ang pinakadahilan, ang isa doon sa ating tatalakayin sa ganitong pagkakataon ay dahil po sa inggit. Kapag ka ang inggit ang siyang nagsipanahan sa atin at ito ang naging kagawaran o ating kaparaanan ng ating pamumuhay, alam natin ito po ay hindi makabubuti sa atin. Bakit? Meron ba nakatala sa Biblia na mga taong nainggit noon sa mga o sa lingkod ng Diyos? At ano pong kanilang ginawa sa kaniya? At bakit napakasama na tayo ay maging mainggitin? Simulan natin ang pag-aaral po natin dito po sa aklat po ng Genesis 26:12-14. Si Isaac ay nagsaka ng taong iyon at makasangdaang ibayo ng kanyang inani. Pinagpala siya ng Panginoon at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan. Anupat siya'y yumaman na inggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka, kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham nung ito'y nabubuhay pa. Ayon sa ating nabasa, mga kapatid, sino po ba ang mga nainggit rito? Ang mga Filisteo. Kanino sila nainggit? Kay Isaac. Bakit sila nainggit kay Isaac? Sapagkat si Isaac pinagpala ng Diyos at yumaman siya. At bunga nito, anong kasamaan ginawa ng mga Filisteo? Eh yung mga balon na doy kinukuha ang tubig para madiligan yung mga halamanan o yung mga aanihin sa darating na panahon at dun sa pag-inom ng mga kanyang mga hayop na bigay sa kanya ng ating Diyos ay tinabunan ng mga Filisteo. Tanong ko po sa inyo, mabuti po ba ang ginawa ng mga Filisteo? Bunga ng inggit nila kay Isaac, ano po ang sagot niyo? Siyempre hindi. Kumbaga, sa ating panahon, kung mayroong mga tao na umasenso man, at dahil sa asenso nila, anong ginawa ng ibang tao? Nilapastangan nila yung mga pag-aari nila. Kinlap yung tire na bagong gulong ng sasakyan nila. O ano pa mang mga bagay na pwedeng maisip na bunga ng inggit ay ito ang dinudulot, mga kapatid. Kaya hindi dapat tayo mainggit. Hindi tayo dapat tumulad sa mga naiinggit sapagkat makasisira sa atin ito. Meron pa bang binanggit ng Biblia na mga tinala sa Biblia ng mga taong nainggit at sinong kinaanggitan at anong dahilan kung bakit nainggit? Dingin natin sa Genesis 37:11-18. Ito po ang mababasa.
Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Hindi naman ito maubos maisip ng kanyang ama. Tres, mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Ginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. At bunga nito, dahil sa mahal siya ng kanyang ama, higit sa lahat ng kanyang mga ibang mga kapatid, ano naman ang ginawa o pinlano na masama ng kanyang mga kapatid kay Jose? Ituloy po ang basa sa 18. Dito po mababasa. Malayo pa siya'y natanaw ng mga ito, nagkaisa silang patayin siya. Mga kapatid, batay sa ating nawasa, meron po bang masamang ginawa ang mga kapatid ng Jose dahil nainggit sila kay Jose? Meron po. Nagplano sila na patayin nila ang kanilang kapatid. Meron bang mga ibang tao na ganitong pag-iisip ngayon na sinasagawa ng mga ito? Kumbaga pagtabuyin o pagtubuyan yung kanyang mga mahal sa buhay, at ang iba ay pinakukulong. Yan ba ang tamang pag-iisip na dapat isagawa ng isang tao ng Diyos? Alam naman natin yung tama, mga kapatid. Alam natin kung sino ang dapat nating pamantayan na para masunod ang mga utos ng Diyos ukol sa pag-ibig sa iglesia. Ayon sa Efesios 5:25, iniibig ni Kristo ang kanyang iglesia, ibinigay ang kanyang buhay para rito. Kaya dapat tayo, ibigin din natin ang iglesia. Kung paanong iniibig tayo ni Kristo, binigay ang kanyang buhay para sa atin, yun ang tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa Juan 13:34-35. E sa panahon ng mga apostol, sa kanilang kapanahunan, mayroon bang nainggit sa kanila? At ano kayang dahilan na kung bakit ang mga tao nainggit sa kanila? O, dinggin natin sa aklat po ng Gawa, 13:43. At pagkatapos, 45. Ito po, mababasa. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe, ang maraming Hudyo ang mga nahikayat sa Hudismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay na nangrarapat sa kakandang loob ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila na makapal na tao, kaya nilait nila at sinalungat si Pablo. Nakita nyo, sa ating napag-aralan, pinag-aralan dito, noong si Apostol Pablo ay nangaral, marami doon sa mga Hudismo ang kanyang naakay na sumunod sa mga aral ng Diyos. At bunga nito, ano po ang ginawa ng mga tao na nakita na maraming tao ay sumusunod doon kay Apostol Pablo sa pangaral na kanyang pinangaral? Maraming nainggit, sinalungat, at sinabihan ng mga iba-ibang mga salita na masama. Kaya alam natin, ang dulot ng inggit, mga kapatid, ay hindi makatutulong sa mabuting kaugnayan ng mga kapatid sa iglesia, mga kapatid sa laman, o sa anumang pakikipagkapwa tao. Alam niyo kung bakit? Gaano kaya kasama ang pagka tayo po ay nahulog sa ganitong pamantay ng buhay na mainggitin? Dinggin po natin sa Santiago 13:6. Ito po ang mababasa. 13:6 ng Santiago, ganito mababasa. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin,
maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ano kaya po ang sama kapag ka ang isang tao ay nanatili doon sa uri o sa pag-uugali na maingiting? Eh sabi ng Biblia, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari doon ang kaguluhan at lahat ng masamang gawa. Kaya kung bakit napakasama minsan ng isang organisasyon, dahil ang umiiral sa kanila ay hindi pag-ibig. Ang umiiral, hindi na ang aral ng ating Panginoong Diyos, kundi ang inggit na ito po ay makasisira sa pakikipagkapwa o kaya sa pag-iibigan, dahil dito lalabas ang mga iba't ibang bagay tulad ng kapuotan, hindi po ba? At ano pa? Yung pagchichismis. Di ba nakasisira yan sa pakikipagkapwa sa kapatiran? Ano pa, mga kapatid? Yung mawala ang pag-ibig natin o paggalang sa isa't isa. Bunga lamang ng inggit o bunga lamang ng mga paggawa ng masama sa ating kapwa-tao. Bakit? Kanino po ba galing ang inggit na yan o yung gawaing yan? Kaya ito ay napakasama. Ituloy po natin sa 3:14 hanggang 15 ng Santiago. Ngunit kung naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong pagbulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa Diablo, makasalibutan at makalaman. Kanino po ba yung binabanggit na inggit? Kanino galing yan? Galing po ba sa Diyos yan, mga kapatid? Galing ito sa Diablo, makalaman, makasanlibutan. Kaya kahit nasabihin mo na tayo iglesia ni Kristo, pero kapag ka tayo ay nabubuhay ayon sa gawa ng laman, makasanlibutan tayo. Hindi tayo pwedeng maging tunay na iglesia ni Kristo o tunay na alagad ni Kristo kapag ang nabubuhay sa atin o binubuhay natin ay ang mga gawa ng laman o gawa ng kasalanan. Eh kaya, bakit kailangan natin pong tanggalin ito pong pag-uugali ng pagiging maingitin? Pakinggan natin dito po sa Roma 1:29 hanggang 30 ayon sa pagtuturo ni Apostol Pablo. 1:29 hanggang 30. Ganito ang mababasa. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, na puno sila ng pagkaingit at masamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo, at pagdaraya. Sila'y masitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga swail sa magulang. Nakita nyo, nasaan po nakaalera ang mga taong mainggitin? Eh doon sa mga bagay na binanggit dito na mapagmataas, mayayabang, at nagsabi, walang pakundangan, mapagkatha ng kasamaan, mga swail sa magulang, at iba-iba pa. Hindi pala makabubuti sa atin kapag ka ang pinilit natin ay gawin natin yung bagay na masama. Bakit di natin pilitin na gawin ang mga bagay na tama? Yung mga bagay na ikabubuti at kababanal natin. Anong kababanal natin? Salita ng Diyos. 1:17. Salita ng Diyos ang siyang maghahatid sa atin na para tayo maging matuwid at banal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kapag ka tayo magsupumilit, na tayo ay manatili sa pagkainggit sa isa't isa, ano kaya ang turo ng Biblia? Kung ito man ay sa Diablo, ano pa ang sabi ng Biblia
kung saan ito, tres-tres, aklat ng Korinto, ganito ang nakasaad sa Biblia. Korinto, tres-tres, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, mayroon pa kayong inggitan at alitan at yay na nagpapakilalang makasanglibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Ayon sa ating nabasa, kapag ka ang tao pala ay mainggitin din, eh naaayon siya, nabubuhay siya ayon sa laman. Ang sabi naman siguro ng iba, eh anong sama kung ako'y nabubuhay ayon sa laman? Ganito kasama yun. Roma 8:7-8. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ayon sa ating nabasa, kanino po ba? O kaya, ano kaya ang sama kung tayo nasa laman? Kalaban tayo ng Diyos. Tanong ko sa inyo, gusto niyo ba maging kalaban ng Diyos? Kahit di ko kayo makita, ako, nakikita niyo ako. Alam ko, sasabihin niyo, ayaw niyo maging kalaban ng Diyos. Sipisipin mo, ang Diyos ang maging kalaban mo, eh wala ka ng tsansa, siyempre. Pero, mga batid, para maalis yung galit ng Diyos sa atin, huwag tayong mabuhay ayon sa laman. Mabuhay tayo ayon sa Espiritu. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ayon sa Juan 4:24, kaya anong hinahanap niya? Yung tunay na mananamba. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ayon sa Juan 4:23, ito yung paraan na gusto ng Diyos na sambahin, paglingkuran siya, hindi lang sa magitan na makinig sa salita ng Diyos, kundi tumupad, sumunod sa mga utos ng Diyos, sapagkat ang susunod sa mga utos ng Diyos, Santiago 1:25, ay pagpapalain ng ating Diyos. Sino ba sa atin ang hayo ng pagpapala na mula sa ating Diyos? Lahat tayo gusto natin na tayo pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Bakit natin masasabi na ang tao ay kaawa-awa kapag ka siya mismo ay hindi magbago, kung siya mismo ay patuloy sa gawa ng laman? Pakinggan natin ang nakasaad sa Galatia 5:19-21. Maliligtas kaya yung taong ayaw magbago o kaya nabubuhay ayon sa gawa ng laman? At ano pa ang ilan sa mga binabanggit ng Biblia na mga bagay na gawa ng laman? Tingin natin at hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito: pakikiyapin, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panilibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hibang pananampalataya, mga kapanaghirian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad dito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpaunang ipaalala sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng kayong mga bagay ay hindi magsisipang mana ng kaharian ng Diyos. Anong sturo po ng Biblia sa lahat ng mga tao na ayaw na mabuhay ayon sa Espiritu, kundi nabubuhay ayon sa laman? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi ba, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo gustong magpatuloy na tayo ay manindigan para sa tama, dahil gusto natin sa katapusan ng lahat ng bagay ay papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Huwag tayong babayaan na tayo ay pagharian ng mga gawa ng laman, gawa ng kasalanan, sapagkat pagka ito ang siyang uwiran sa atin, sayang ang lahat ng ating pagpapagal, sayang ang lahat ng ating ginugol na panahon kung hindi rin tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ano ang pinakapayo ng mga apostol sa atin para tayo lahat ay makarating doon sa uri na maliligtas, o tayo lahat ay makapanatili sa pagsunod? Dingin sa 1 Pedro 2:1. Kaya natalikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri.
Meron man tinuturo sa atin ang Biblia na dapat nating isagawa sapagkat ito'y makasisira sa ating pagpasok sa kaharian ng Diyos. Meron po ang sabi, talikdan natin ang lahat ng kasamaan. Ang lahat ng kasamaan na tulad po ng pandaraya. Diba? Maraming paraan na magdaya. Paano ba magdaya ang tao? Sa pagsisinungaling. O kaya, paano magdaya ang tao? O kaya, sa pag-uutang, hindi nagbabayad. Diba? Paano nagdadaya ang tao? Pagkukunwari. Ang sabi nga dito, hindi siya tapat. Pagka, ano pang sabi dito? Pagkainggip at paninirang puri. Mga patid, tama po ba? Nilalapastangan at sinisiraan natin ang ating mga kapatid. Tama ba makita sa atin lahat yan? Tayo, ang mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos tayo pa rin ang nagkakaroon ng alitan sa isa't isa. Di ba pwede natin isagawa yung turo ng Biblia na magkasundo? Di ba turo ng Biblia na magpatawaran sa isa't isa? Bakit? Sapagkat ang Diyos ang una ng patawad sa atin. Efeso 5:30-32. Kailangan natin matutuhan ang lahat ng bagay para manatili ang kapayapaan na hinahanap sa atin para tayo ay pagsalubong kay Kristo. Alam natin, pagsalubong kay Kristo, dapat nasa kapayapaan tayo at nasa kabanalan o nandoon sa uring banal. Sapagkat ang iglesyang ihaharap kay Kristo sa araw ng paghukom ay isang marilag, walang batik, walang kapintasan ayon sa aklat ng Efeso 5:27-29. Ayon po sa Biblia, ano pang tinuturo sa atin para sa iglesia na para tayo mismo ay mabuhay ng ayon sa turo ng Biblia at tayo ay makapanatili sa pagsunod. 13:13, aklat ng Roma, ganito po ang turo ni Apostol Pablo sa ating dinggin natin ang nakasaad. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglasing at magulong pagsasaya sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ano pong turo sa atin ng Biblia? Mamuhay tayo ng marangal. Yun lang naman ang dahilan eh. Kung bakit tayo tinawag ng Diyos para magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Dapat tayo maging banal. 1 Pedro 1:15-16. Paano mangyayari? Pwede bang mabuhay ng marangal kung tayo mismong nangunguna ang siyang mga nagdadala sa ating mga kapatid sa maling paraan ng paglingkod? Kung baga, sinusunod lang tayo sapagkat mataas ang kanilang paggalang pero ang ating pinatutupad na ay hindi na yung aral ng Diyos kundi yung lang gusto namin. Kapag kaganito na, mga kapatid, hindi na ang Diyos ang nalululhati, hindi na ang Diyos ang napupuri, hindi na ang Diyos ang pinaglilingkuran. Ang dapat ilagay natin sa isipan natin, ang Diyos ang dapat paglingkuran, ang Diyos ang dapat natin sambahin, sa Kanya tayo mananagot. Sa kaya dapat alisin natin ang lahat ng pagkukunwari, dapat mabuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos para maging marangal tayo sa Kanyang harapan. At higit sa lahat, para makapanatili ang ating pagkakaisa sa isa't isa at ang pag-iibigan sa isa't isa, ano pang turo ng banal na kasulatan sa atin? Pakinggan natin sa Filipos 2:1-2, ganito po ang ating mababasa, dinggin natin ang nakasulat. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng Kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa.
Kaya ano pong pinakapayo sa atin para lahat po ng atin na pag-aralan ay may sa buhay natin, mabuhay tayong ayon sa turo po ng banal na kasulatan. Ang kailangan sa atin, mga kapatid, tulad ng ating nabasa, ay mabuhay tayong nakaugnay kay Kristo. Yung nakaugnay kay Kristo, si Kristo ang nasusunod, hindi yung ating sariling gusto nasusunod. Pag sinabi si Kristo ang nasusunod, kahit na nahihirapan tayo, handa tayong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya bilang ulo ng iglesia ang naghirap, kaya tayo handa rin maghirap alang-alang sa Kanya. Paano natin masasabi na tayo nabubuhay, na nakaugnay sa Kanya? Tulad ng sabi, naaaliw ba kayo ng Kanyang pag-ibig? Nararamdaman pa ba rin natin ang pag-ibig ng Diyos? O lumalayo na siya sa atin, bunga ng ating mga kasamaan? Kapag kaganon, ay dapat bumalikwas tayo, magmalikloob na tayo, patuloy tayo, maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano ba ang sabi? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Yun ang damayin ninyo sa inyong mga puso, mga kapatid. Nararamdaman niyo pa ba ang kapangyarihan ng Diyos? Nararamdaman niyo pa ba ang Kanyang Espiritu Santo na ito'y kailangan natin, na kinasasabikan natin, sapagkat ito ang nagpapatibay sa atin, nagpapalakas sa atin sa panahon ng ating kalumbayan, sa panahon ng ating kalungkutan? Diba, Espiritu Santo ng Diyos ang kailangan natin sa panahon ng ating mga pagsamba, pagtutupad ng ating tungkulin? Tulad ng mga ganito, naway kahit di namin kayo nakikitang personal, kitang-kita ng Diyos kung anong dinadaanan ninyong lahat, mga kapatid. Alam ng Diyos kung kayo ay nuusig. Alam ng Diyos kung kayo nahihirapan. Alam ng Diyos kung kayo nabibigatan. Alam ng Diyos kung anong inyong mga pasan. Alam ng Diyos ang lahat yan. Wala tayong maliligid sa harapan ng ating Diyos. Kitang-kita niya ang lahat ng mga pasanin natin. Kaya sa Kanya tayo sumangguni. Sa Kanya tayo lalapit. Sa Kanya tayo hihingi ng awa at tulong. At sa palagay niyo ba, hindi makikinig ang Diyos kung nakikita niya ang mga anak niya na bubuhay ng matuwid? Kung nakikita niya ang mga anak niya ang binubuhay yung ayon sa Espiritu, hindi ayon doon sa laman, sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Tandaan mo yan, kapatid, saan ka man nariyan sa mundong ito. Kapag ka ang Diyos mismo ang siyang tumulong sa iyo, ano man ang pasan mo, ano man ang mga nararamdaman mo, kayang-kaya ng Diyos na lutasin ang anumang suliranin mo. Kaya ng Diyos na bigay sa iyo ang iyong kailangan. May karamdaman ka? O kaya may mga pagkukulang o kailangan ka sa buhay na ito? Ang Diyos mismo ang siyang lapitan mo. Naghihintay siya sa iyo. Tawagin mo siya sa ganitong pagkakataon para aliwin ka mula sa iyong kinalalagyan ngayon. Tumawag ka sa Kanya. Tumawag ka at sabihin mo, Ma, mabigat na po yung mga pasan na aking dinadala. Marami na akong suliranin. Hindi ko na kayang magpatuloy mag-isa. Alam naman natin lahat, hindi naman natin lahat kayang magpatuloy sa mundong ito. Pero ang Diyos, sa tulong niya, kaya niya tayong tulungan. Aliwin nawa ng Diyos ang inyong mga puso na namamanglaw sa dami ng pasan at bigat na ating mga pinapasan. Alam natin lahat na tayo lahat ay dumadaan sa isang malaking pagsubok sa buhay na ito. Pero nariyan ang Diyos. Pero kailangan manatili tayong namumuhay na matuwid para Diyos ay lagi kasama natin. At kailanman di tayo pababayaan ng Diyos, sapagkat ng Diyos mismo ang siyang nangangako sa kanyang mga tapat na mga lingkod na siya mismo ang magiging Diyos nila kapag kasi sumunod bilang bayan ng Diyos. Kaya mga kapatid, naway ang ating leksyon na ating tinalakay ay naging maliwanag. Mananalangin tayo. Tumayo kayo, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, maraming pong salamat, aming Ama. Di ka man namin nakikita, pero nararamdaman ka sa aming kaibuturan ng aming mga puso.
na ikaw ay namungusap, na nariyan ka lamang na para kami tulungan mo. O aming Ama, nasasabi kami sa iyo sapagkat marami kaming mga suliranin at wala kaming papagsusumbungan ng aming mga pasan. Naaalala po namin ang aming mga kapatid na lahat ng inuusin o na lahat po na naginigipin tulad din ng sambahayan ng pamilya ng kapatid na Iranio Manalo na saan man sila ngayon, sa'yo namin sila ilalapit. O aming Ama, sa matagal na panahon, pinaglikuran ka ng iyong mga anak. Sila ay mismo naging kakbay ng iyong namahala na namamaya pa na sa libingan. Matagal na panahon na ginugol ang kanilang panahon at buhay para sa paglilingkod po sa iyo. Pero hanggang ngayon, o aming Ama, sila ngayon ay nasa matinding pagsubok. Hanggang ngayon, nandaan sila na aapi at inuhusin. Ang aming mga puso, ang aming mga isip ay namamanglaw dahil hindi rin lang sila kundi maging kami ay nakadadama ng mga pasan. O aming Ama, sa isang tinig na ito, lumalapit kami sa iyo. Makinig ka sa aming mga panalangin. Huwag mo kaming iiwan. Sana patibayin mo po kami. Palakasin mo kami kapag nanghihina. Pagpalay mo po ang aming mga gawain ng lahat ng umaapin sa amin. Kau nang bahala sa kanila. Mas na ito ang aming paninindigan. Ano man mangyari sa buhay namin, maglilingkod kami sa iyo. Pupurihin ka namin habang kami nabubuhay. Dito kami mamamalangin sa pagsanan po sa iyo. Dito namin uubusin ang aming buhay at lakas. Dito po kami mamamatay sa pagsanan po sa iyo. Huwag mo lamang kaming kalimutan sa pagsulong sa aming Panginoong Jesus. Noon kami mamamayapa na mananahan sa bayang banal na pinangako mo sa iyong mga hinirang. Umasampalataya po kami, dinidig mo ng aming karaingan, pinagpala mo ng bawat isa sa amin, hinihiling namin ang lahat, sa ngalan po ni Jesus, na siya naming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, nagpapasalamat po kami na dumalo kayo sa ating tanging pagtitipon o pagsamba online at naway makita tayo muli sa mga darating na panahon. Hanggang dito lamang natatapos na po tayo.